Okay, so meron po tayong update ngayon ng DJI Mavic Mini 2. Na-release na po siya at lumabas na rin po siya sa Best Buy. Pero unfortunately dito sa Canada wala pa siya. So meron pong nakabili sa US sa Best Buy, pero hindi niya sinabi kung magkano yung price ng DJI Mavic Mini. Yun yung pinakaantay niya ngayon dito. So, ang tentative date daw na release nito is dapat November 5th ngayong taon. Kaya lang nabili niya ngayon or kahapon lang, November 26 sa Best Buy. Hindi niya sinabi nga yung price, pero meron siyang binigay ng mga specs galing dun sa kahon ng DJI Mavic Mini 2. So, ito yung mga specs niya. Same thing pa rin, ultralight foldable, less than 249 grams. Nadagdag sa kanya is 31 minutes max flight time instead of 27 minutes. So, yun yung upgrade sa battery niya. Na-upgrade yung battery niya. Ngayon, yung 10 km OcuSync 2.0 HD video transmission is na-upgrade siya from 4 km transmission to 10 OcuSync 2.0 HD transmission. So, nakadepende pa rin siguro yan sa Wi-Fi interference outside at saka sa weather kung mahangin. So, yan yung upgrade niya. From 4 to 10 kilometer yung transmission niya ng video sa cellphone mo. Meron din siyang 8.5 to 10.5 millisecond level 5 wind resistance. Sabi. So, tingin ko mas pinalakas nila yung motor niya para mas ma-handle niya yung malakas na wind. So dati kasi ang wind capability lang nito is up to 20 kilometers per hour, pero hindi natin alam kung ilang kilometers ang or ilang wind per kilometer ang ma-resist niya ngayon dun sa bagong motor niya. Ngayon meron siyang dati 3 gimbal access camera at meron na rin siyang 4K camera. So 4K na rin yung camera niya instead of 2.7K. So mas maganda siya ngayon. Ito yung unboxing niya ngayon. So yung unboxing niya, Fly More Combo yung kinuha niya eh. So meron siyang bag, shoulder bag ngayon ang hawak niya. So from hand carrying bag na square, ngayon naging shoulder bag na siya. So mas convenient sang dalihin kahit saan. Mas maganda yung quality ng bag niya ngayon. Okay. So, ano po ba ang naging upgrade sa kanya? Yung controller niya, ayan o, meron siyang kasamang strap. Dati kasi yung strap ng DJI Mavic Mini is plastic lang. Ngayon, meron na siyang kasamang rubber strap doon sa drone. So, mas maganda siya ngayon, mas convenient. Parehas pa rin sila ng istalang, pinagkaiba lang is yung propeller. Yung propeller nung old is gray. Yung stripe niya, nakikita mo yung gray. Doon sa bago is orange. Tapos, yung controller niya, na-upgrade. From this, to that one. So, makikita niyo yung pagkakaiba ng remote control niya ngayon. Mas solid at mas madali yung paglagayan ng phone. Kasi yung clip niya is nasa taas na, hindi na nasa baba. Tapos, mas pinadali na rin yung access ng flight mode niya. Imbis na dun ka na sa app mag-a-access, nandun na siya sa mismong remote control. So, yung Cine Smooth, normal, at saka yung Sports Mode is nandiyon na rin sa may harapan ng remote control. So, madali na siyang i-access kahit di mo na gamitin yung app. Upgrade din niya is yung Home Button.
from old, nandito yung home button, ngayon nandito na siya sa gitna. Tapos yung power button niya is nandito na sa right hand side. Meron din siya nadagdag na isang button dito, yung FN. Maybe its function ang tawag sa kanya, siguro hindi pa natin alam kung ano ang magiging role niyang button na yan. Tapos meron na rin siyang switching ng camera mode dito sa right hand side. So kung nakikita niyo yung right hand side, merong camera doon na merong dalawang arrow na paikot. So kung makikita niyo siya. Tsaka naging gray na rin ang kulay niya. So mas maganda ang kulay niya ngayon. Yung cable niya is nasa taas na rin. Kung makikita niyo yung cable niya, taas na rin yung saksakan niya imbis na dito sa gilid. Yung sa gilid kasi medyo crumpled yung cable mo pag nandun siya sa gilid. So mas convenient i-access yung nasa yung bago ngayon. Tapos yung button nga niya sa taas, same pa rin, yung gimbal niya is nasa left hand side. At tsaka meron siyang button dito sa gilid para sa camera at tsaka video recording. So pinag-isa na dito sa luma kasi yung magkaiba. Yung camera ng yung picture, tapos dito sa kabila is yung video recording. Pero dun sa bago ngayon, remote control, andito na yung dalawang yun. Pero gagamitin niyo yung swapping ng camera dito, yung button na nandito sa left hand side, switching ng camera mode from picture to video recording. Tapos makikita niyo yung cable, yung port ng cable ina sa taas. So yung joystick niya is same pa rin. Yung joystick niya na extra is nasa ilalim pa rin dito. Pero pinagkaiba na lang is yung charging port niya is nandito na sa button, sa baba. Imbis na dito sa gilid. Yung luma kasi sa gilid yung charging port niya. Ngayon may kasama na rin siyang charger, 3-in-1 charger. Same pa rin ang problema, hindi mo ma-charge ng the same time yung battery niya. Kailangan one at a time pa rin siya. So, mas maganda pa rin yung charger na hindi nag-charge ng battery at all at the same time. Yung battery niya na-upgrade na rin. So, na-upgrade yung battery niya from black to gray. At saka yung previous kasi na battery niya is 2,400 milliamps. Hindi lang natin alam kung ilan ang dagdag doon sa gray na battery niya. Pero mas nadagdagan siya ngayon. Mas lumakas yung battery niya ngayon. Okay, ngayon lumabas na yung upgrade ng camera niya is 4K. As hindi kaya dati na 2.7K lang. So, na-imprinted na rin dun sa camera ng drone na 4K yung camera niya. So, hindi natin alam kung ilang FPS ang supported niya. Kasi yung 2.7K dito sa old na DJI Mavic Mini is up to 30 FPS lang. Sana madagdagan yung FPS niya dun sa 4K upgrade para mas maganda yung kung gusto mong mag-slow mo pa doon sa footage mo. Ngayon, meron siyang problema. Ang problema niya ngayon is hindi niya mapalipad yung drone kasi ayaw mag-connect doon sa remote control kasi nga hindi pa updated yung firmware niya. Kasi ang late, ang tentative release date talaga niya is November 5th. Pero nabili na niya yung drone ngayong October 26. So, tignan na lang natin ang update niya by next week kung ano yung mga features once na mapalipad ninyo yung drone. Pero
tiyak ko magkakaubusan po tayo ng ganyan sa Best Buy. Tsaka sa mga ibang store. Kahit sa DJI website, hindi pa nila pinapalabas yung bagong DJI Mavic Mini 2. Sinalus ko sa website, kahit sa Amazon, wala rin. Wala pa. So, leak through nga ito doon sa Best Buy. At merong nakabili ng ganun. Instant artist yung nakabili ng DJI Mavic Mini 2. Check nyo lang, check back nyo lang kung may mahanap akong link para mabilihan nyo ang DJI Mavic Mini 2 sa Pilipinas. Ipopost ko yung link sa description below. Pero sana, hindi tayo magkaubusan. Okay? So, check nyo lang yung website at saka yung channel na to kung meron tayong update ng pagbibila ng DJI Mavic Mini 2. So, thank you and bye!